Sa mata ng Diyos, lahat tayo pantay-pantay. Ang kakulangan ng isa, kaya nating punan basta't sama-sama at nagtutulungan. Asahan niyong laging bukas ang palad ko para umagapay at maghatid ng pag-asa. Ako po si SV, sa Verzosa. Ito ang Dear SV. Ako si SV, sa Verzosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Thank you so much. Pili na kayo lahat! Pili kayo! Ako si SV, Sam Verzosa. Kapansanan man sa mata ng marami, natatangi kakayahan naman para sa siklistang si John. Ang kanyang kondisyon ay hindi hadlang para makamit ang kayang abutin ng iba. Kaya naman, sisikapin nating ibigay ang tulong na siguradong babago sa andar ng gulong ng buhay ni John. Ako po si John Fernandez Conchas. Nakilala po ako sa pagbabike ko po. Sa unang tingin, kagaya lang ng isang tipikal na siklista si John. Matikas, mabilis, malakas ang pangatawan. Pero kung susuriin, may isang bagay na pupukaw sa atensyon ng sino mang makakita sa kanya. Dahil ito sa kondisyong noon pa'y kanyang daladala. Pinanganak po ako ng may clubfoot disorder. Yung talang paan ko po, hindi po nakalapat sa sahig, nakabalik po yung paa ko po. Bata pa lang po ako, sa loob lang po ako ng bahay, hanggang puro gapang lang po yung ginagawa ko. Puro alalay lang po, gabay, ganun. Pag may nakikita po akong mga bata naglalaro sa labas, siyempre po andun po yung inggit. Malungkot lang na kasi hindi ko nagagawa yung nagagawa nila. Nakapaglakad po ako, 5 years old na po ako. Hindi malinaw sa pamilya ni John kung anong dahilan ng kanyang kondisyon. Pero imbis na kaawaan, binuhos nila kay John ang kanilang suporta at pagmamahal. Ang maganda po kasi is pinalaki ako ng mama ko na independent. So mag-isa lang po ako pumapasok, umuwi. Hanggang sa nag-high school. San ako rin po nag-plantya ng uniform. Tinuruan din po akong, yun nga, gawain bahay, luto. Kaya ko pong mag-isa. Gaano man katatag si John, may mga pagkakataon pa rin pilit siyang ginigiba ng mga taong hindi nakakaunawa. Naka-experience po ako ng discrimination, lalo na po nung nag-aral na po ako. Andun po yung mga pang-aasar, pang-malait. Ayun po yung dahilan bakit huminto ako ng grade 1. Dati po talaga po, nagang down na down po ako nun, nung bata ako. Kasi walang araw na hindi ako inasar. Kahit palabas pa lang po ng lugar namin. Naging emotional po ako, siyempre po. Andun po yung mga tanong na bakit nangyari sa akin to. Nung bumalik po ako nung pag-aaral, nasa mindset ko na po yung kahit anong asar nila, tuloy pa lang din po ako. Hindi na po ako nagpapa-apekto. Hindi man tanggap ng ilan, nagkaroon si John ng dahilan para mas piliing maigi ang mga taong tatanggapin niya sa buhay niya. Napasok po ako sa Christian churches po. So, yun po malaking tulong po sa akin. So, dinadaan ko na lang po sa prayer. So, kay Lord na lang po talaga ako makapit. Dito na rin niya nakilala ang tunay niyang mga kaibigan at natuklasan ang kanyang mga hilig at talento. Bata pa lang po kasi ako, mahilig ko na po magbike. May mga tao pong nagbigay sa akin ng lakas ng loob para po sumama sa kanila magbike. Athletic po akong tao, hindi po hadlang sa akin yung kapansanan ko para po sumali sa mga iba't ibang sports activity tulad po nag-rowing po ako dati. Tapos, yun po, nagba-basketball din po ako. Mayroon po akong ka-churchmate na nakalaro po. Nagpupunta po kami sa iba't ibang
court na pwedeng paglaruan. Natulong po sa akin noon na feeling ko po naging normal ako na tao. Normal lang din yung pamumuhay ko sa ganong pagtrato nila na hindi porket may kamasanan ako, dapat itreat nila ako ng special. Pero minsan, kahit anong pilit ni John na mamuhay ng normal, sadyang may mga taong pilit humihila sa kanya pababa. May time po na may na-featurean po ako tapos nag-viral. Meron po ako nabasa na ganyan-ganyan ka na, nagbabay ka pa. Tinignan ko po sa challenge. Kasi ganito na ako tapos gusto mo, nakaigal na ako sa bahay. Hindi man niya indahin ang kanyang kapansanan, pakiramdam niya, kulang pa rin siya sa paningin ng ibang tao. May one time po nag-apply po ako sa call, okay naman po ako. Iniisip ko na po pag na-actual na, face-to-face na. Parang sa guard pa lang po, bagsak na ako. Nag-think po ako kung ano po yung pwedeng maging trabaho ko na dihad lang yung, ano, yung kapansanan ko po. So, nag-aral po kasi ako ngayon IT, hardware po. So, more on kamay lang sa utak lang din yung gagawin doon. Sa PWD po, may mga bagay po na hindi ko kayang gawin, like yung normal lang sa inyo. Ang gusto ko pong ipaalam sa inyo is, tao din po ako. Pero may mga kaya kong gawin na hindi kayang gawin ng ibang tao. Gusto lang din po namin mabuhay ng normal. May tanong ako kay Lord, bakit ako, mabait naman akong tao, wala akong bisyo. Pwede namang iba na lang. Saan ba ride dati ngayon? Nandiyan lang po, mag-ikot-ikot. Yan, yung malaking regalo na yan. Para sa'yo yan. 3, 2, 1! Woohoo! Yeah! Yes! Dito lang yan sa Dear SV. Aktibo, maabilidad, at higit sa lahat, maka-Diyos. Ganyan nakilala si John ng kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay. Pero sa mundong puno ng paghuhusga, ramdam na ramdam ni John ang kanyang kakulangan. Siyempre, kailangan po magtrabaho. So, hindi ka makapagtrabaho kasi nga may qualification sila. Gusto ko rin po mabuhay ng normal lang. So, ayaw ng community na ganun. Dumating na po yung time na may tanong ako kay Lord, bakit ako, mabait naman akong tao, wala akong bisyo, pwede namang iba na lang. Pero sa kabila na pag-aalinlangan, mas pinili ni John na tumayong may dangal at maging kapaki-pakinabang. Hindi ko po inayaang hadlang yung kapansanan ko po para may enjoy ko po yung buhay ko. Emotional po akong tao eh. Pagka may problema po ako, ibabay ko lang po. Maaaring sa tingin ng lipunan, disabled si John, pero para sa akin, ang mga kagaya pa niya ang may mas nakakabilib na kakayahan. Medyo magpapapawis tayo ngayong araw dito sa Dear SV. Maya-maya lang makikilala natin si John. Isa siyang tinuturing na PWD dahil sa kapansanan niya na clubfoot. Pero pagdating sa puso at gawa, wala makakapigil ditong gawin yung mga bagay na gusto niya at mga lugar na pwede niyang marating. So tara, tignan natin kung makakasabay tayo ngayon sa kanya. John, kamusta? Ako si SB, sa Verzosa. Kamusta ka? Okay naman po. Ilang taon ka na nagbabike? 2017. Six years. Saan ba ride dati ngayon? Diyan lang po, mag-ikot-ikot. Pwede ba ako sumabay? Sige po. O, tara.
nilalaro, ano mo, sports mo bukod dito? Dati po nag-rowing din po. Rowing? Tapos itong last year ata, nag-rowing din po ako ulit. Trail lang. Basketball? Naglaro lang po ako sa basketball. Marathon? Dati po. Anong gano'ng kalayo? Isang 3K, isang 5K po. Pero, anong naisip mo bakit na pasok mo yung pagbabike tsaka sports? Kaya naglakad na ako ng medyo matagal. Ano na po, nahihirapan. Sasaktan na rin po yung paa ko. So, ibig mo sabihin, mas madali pa pang bike kaysa maglakad? Saan na nga pinakamalayo mong na-bike na? Baler. Baler? Aurora. Ilang oras? 2 days and 3 nights. Intindi nun na. Opo, may time na 23 hours kaming nag-bike. 23, tuloy-tuloy? Ang pahinga lang, kain. Kain po, saka kape, ganun. At habang patagal ng patagal ang sabay na pagpadyak namin ni John, mas nararamdaman ko ang determinasyon niya sa buhay sa kabila ng kondisyon niya. Naisip ko ang tatag nito. Lagi ka pupunta rito? Dati po. Dati? Swimming ba kami yan? Swimming? Bata pa. Nakwento sa akin, nabubully ka daw nung bata ka. Yung bully, wala na, hindi na. Kasi syempre, hindi naman sa nagpapaapi tayo, pero pag ano tayo, syempre. Lumalaban na. Yung discriminate, madalas. Lalo na dati, pag mag-apply ng work. Kasi nga, hindi rin ako tapos ng high school, ng college, so. Naisip ba minsan na sana naging normal yung mga paa mo? Oo naman, naisip ko rin. Kung mabibigyan ka ng chance na maging normal ulit yung paa mo, ma-offer hang ka o mabigyan ng paraan para maayos yan, susubukan mo ba? Open ka ba sa idea? Sa ngayon po, mga pinagdaanan ko, yes. Alam ko, marami kang pinagdaanan pero hindi pa rin napag-ihinaan yung loob mo at patuloy kang lumalaban sa buhay. Sama ko si Lord. At dahil bukas si John sa idea na sumailalim sa clubfoot treatment, ito na ang senyales para bumalik kami sa lugar nila para sa sorpresang inihanda ng Dear SB para sa kanya. Nag-enjoy ako sa ride natin, ah. Ako rin po. Ha? At may tanong ako sa'yo, kailan ka uling nakatanggap ng malaking regalo? Malaki po, wala. Wala? Malaking regalo. Alam mo, dahil na-inspire ako sa kwento mo, yan, yung malaking regalo na yan, para sa'yo yan. Seryoso? Oo. Oh. Thank you po, maraming salamat. Regalo ng Dear SB sa'yo, ito. Ready ka na? Ready na. O, sige. 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Yeah! Yes! Ito dyan, work table mo. Itong work table na to, kompleto yan ng mga tools, ng mga kits para mapag-practicean mo yung balak mong maging technician. Ano nararamdaman mo? Masaya po. Ha? Masaya ka na masaya dyan? Masaya po. Eh, pero siyempre eh, may workstation ka. Ano pang kulang? Siyempre, kailangan mo ng laptop. Kaya meron pa kami regalong laptop para sa'yo. Yay! Regalo Yay! Ng Dear SB para sa'yo. Thank you po, maraming. Ha? Maraming salamat po. At hindi pa natatapos yan. May regalo din kami para sa pamilya mo. Ilabas na yung mga grocery natin para sa buong pamilya. Yes! Ilabas na yan. Maraming salamat din. Bumake express yun. Sa inyo walang anuman. Nabanggit mo sa akin na open ka sa pagpa-opera mo at para maayos yung paa mo. Tama ba? Ha?
At meron kami inimbitahan mga kaibigan mula sa Mabuhay Deseret. Kamusta po kayo? Si John po. Hi, John. Ako si Melody Ledesma ng Mabuhay Deseret Foundation. Di ba nabanggit mo pangarap mo magkaroon ng normal na paglalakad, normal na buhay? Ito na siguro yun. Matagal mo na bang dinadasal to? Opo, maraming mat. Talaga pong matagal na rin. Pero kailangan namin ng commitment mo. So si John may tinatawag na clubfoot sa English, sa Tagalog, kapingkawan. So usually, mga 500 babies are born every day in the world with clubfoot. So marami talagang ganyang kondisyon. Ang usually ginagawa po namin sa treatment ng clubfoot Ponseti method yung sinisimento, kinakasya weekly, tapos binabasag ulit and then casting ulit. Maaring ang operasyon sa kanya medyo mas complicated kasi medyo may edad na siya. Pero ang success naman natin sa ganyang correction usually masasabi kong almost 90% to 100% yung success. Basta committed lang yung ating pasyente. Sir SB, maraming salamat po sa binigyan niyo pong opportunity lalo sa akin sa ngayon po. Kami ang masaya dyan at nabigyan ka namin ng ganitong tulong. Ang misyon ng SB ay makatulong sa mga kababayan natin na nagbibigay inspirasyon sa iba. Katulad mo, na kahit may pinagdadaan ang kapansanan, talagang pinatutunayan sa lahat na walang imposible. Marami man tayong pagkakaiba, lahat tayo pantay-pantay. At lahat tayo, karapat dapat mabigyan ng pagkakataon, magpatuloy sa buhay na malayo sa paghuhusga ng ilan. Sir SB, maraming salamat po sa binigyan niyo pong opportunity lalo sa akin. Kapag may pinangako ang inyong Kuya SB, asahan niyong ora mismo. Tutuparin natin yan. Kaya naman, ang pinangako ko noong pipinturahan ng basketball court ng Tenement Taguig, kaagad nating inaksyonan. Hatid, hindi lang kasiyahan, pati na rin karagdagang kabuhayan. Hey! Labas yung mga unang regalo para sa mga bata! Hey! Yan, mamili na kayong lahat! Minsan nang nabigyang saya ng Dear SB, ang mga batang basketball player ng Tenement. Hindi lang tulong ang binigay natin sa mga kabataang babae. Hatid din natin ang inspirasyon at pag-asa na siyang magiging katuwang ng mga kabataang ito upang makamit ang kanilang mga pinapangarap sa buhay. At syempre, hindi ko rin makakalimutan ang aking ipinangako sa lahat ng mga taga-Tenement. Sobrang katuwa ako sa experience na to. Last surprise ako. Ipaparepate natin yung walang pangakong hindi tinutupad ang inyong Kuya SB. Kaya naman ngayong araw, hindi lang batang basketbolista ng Tenement ang ating tutulungan. Bibigyan din natin ng kabuhayan ang mga talented na mural painters ng Tenement Court na ilang beses nang kinilala worldwide dahil sa kanilang natatanging mga obra. Since 1980 plus, dito na kami nakatira. Dito na rin kami lumaki ng mga kasama namin dito na part din ng artist, batang Tenement talaga. Very proud kasi una-una, nakilala tayo sa buong mundo eh. At the same time, yung Taguig, number one, di ba? ESPN nakilala, di ba? Dagdag kabuhayan para sa mga pintor ng Tenement ang pagkukomisyon ko sa kanila. Kahit pa napakalaki at lawak ng kanilang canvas na court at kahit pababad sila sa sikat ng araw, walang problema naman ito sa mga nakilala nating pintor. Dahil bukod sa nagagawa nila ang kanilang passion sa pagpipinta, malaking tulong sa amin yung pagpipinta namin sa ganito, lalo na kapag may mga kliyente na nagpapagawa. Yung mga ibang mga kasama ko, karamihan po dyan kasi mga wala pong trabaho. Gawa na rin siguro naman mga edad, yan, mga kasama ko. So, malaki din tulong sa kanila. Nakakabili rin ng konting gamit. Minsan rin nakakatulong rin ako sa mga tao na kung mga nangailangan para sa pamilya. At
At matapos ang halos isang linggong pagpipinta, sa wakas, handa nang masaksihan ng buong mundo ang resulta ng dedikasyon at talento ng mga mural artist ng Tenement Taguig. Nandito ako ngayon sa rooftop ng Tenement dito sa Taguig. Dito sa kinatatayuan ko, kita mo na agad yung magandang Manila skyline. No? Pag dumungaw ka naman dito, kita mo na agad yung basketball court nila. Ang ganda, no? Kaya siguro tinawag na Tenement Famous Court to. Talagang kahanga-hanga ang galing ng mga artist ng Tenement Taguig sa panibagong obrang ito. Ito yung newly painted basketball court ng Tenement na matagal ko nang pinangako sa kanila. Tapos maya-maya, may basketball game tayo versus the SB squad tsaka yung selection team ng Tenement. Tara, pasayin natin sila. Binyagan na natin ang bagong pintang court. Dear SB squad versus Tenement selection team. Matinding bakbakan ito na tsak magpapasaya ng mga residente ng Tenement. Eto yung namimiss ko sa mga ganitong laro, mga ganitong crowd. Bolo! Grabe ang crowd dito. Tingnan mo naman, no? Kita mo, ilang floor to. All out, nice one. Nice game. Siyempre, may special na pagtatanghal ding inihanda ang guest performers na kasama ng aming team para lalong pasiglahin pa ang bakbakang ito. Dear SB, it's amazing. Bullish life talaga dito sa mga taga-Tenement sa Taguig. Nakakahawa ang kanilang enerhiya at pagmamahal para sa basketball. Always super proud to be a part of a charity event, especially when SB invites us. We're always there for him because he's always there for us. We just want to say thank you, SB, for allowing us to be a part of your charity event. In the future, if you need us again, we'll be here for you. Thank you, Boss Sam Verzosa. Thank you for bringing PBA Moto Club dito sa Tenement. This is our charity work. Thank you. Nakaka-amaze na kasama kami sa program mo, Boss Sam. Isa kang alamat sa pagtulong. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin dito sa Dear SB. Sana napasaya namin kayo. Ito po para sa inyo lahat, bigay ng Dear SB. Simula pa lang to na tulong namin. Pero hindi nagtatapos sa friendly game ang hatid nating kasiyahan para sa mga residente. Dahil may handog din kaming mga groceries para sa mga pamilya rito. 5, 7, 3, 1, 6, 3. Salamat, SB! Thank you, Dear SB! Salamat po! Thank you, Dear SB! Wala nang mas hihigit pa sa pakiramdam na nakapagbigay ligaya at inspirasyon sa ating kapwa. Kaya naman, makakaasa kayo na hanggat may mga nangangailangan, laging nariyan ang Dear SB, katuwang ng bawat Pilipino. Thank you! Salamat, Dear SB! Walang mabigat na problema sa taong pinipiling tulungan ang sarili araw-araw. At hanggat may nagsusumikap, asahan niyong may babalik na biyaya. Muli, ako po si SB, Sam Verzosa. Kung meron kayong mga kahilingan para sa inyong mga sarili, kamag-anak, kaibigan o kakilala, ba't di niyo ko sulatan? Ito ang Dear SB.
sa'yo, ha? Nakakapo ako na tuloy-tuloy na po ang papabuti. Hindi na ako babalik sa ganun. Dati, nagaw ko lang ngayon, hindi eh. Sabi nga nila sa akin, isipin mo yung kung ano yung kung saan kang ugaling at pagyamanin mo yun. Meron kaming regalo para sa'yo.